11, 12, parang ganun. So, parang hindi siya valid or reliable. No, hindi siya accurate, I mean. So, ang gagawin na lang natin ngayon ay bubunutin natin. So, nag-effort ako. Nilista ko yung mga pangalan nyo. So, eto si... Konnichiwa, besties! Welcome to my channel. I am your Mamsi. For tonight's vlog, i-announce natin or bubunutin natin kung sino ang naging winner dun sa huling trivia ng Wednesday night. Pero bago yan, gusto ko muna magpasalamat kasi meron na akong 310 subscribers. Thank you so much sa mga nag-subscribe at sa mga matyaga talagang nanood ng videos. Alam nyo kanina, may nag-chat sa akin. Shout out kay Giselle May Esperanza. Sabi niya, gamit niya yung cellphone nung mama at papa niya. Tapos piniplay yung video. Dagdag yun sa watch hour ko, besties. Thank you so much. So, nung Wednesday night, meron lamang tayong 235 bananas. At ngayon, meron na tayong 310. So, please do the math. Ilan ang nadagdag sa aking subscribers? Parang magandang pa-trivia yun, ano? Okay, mamaya na yung trivia. Ito yung mga nakakuha ng tamang sagot. Anyway, ang trivia pala natin last Wednesday is what is the longest chapter in the Bible? At ang tamang sagot ay... Yes, you are right. The correct answer is Psalms 119. Alam niyo, besties, nabasa ko na siya dati pa. Pero pagkatapos kong ibigay sa inyo yung sagot, that night din na nag-brown out, ginamit ko yung flashlight ng cellphone ko, binasa ko ulit siya at napakaganda. So sana hindi lang basta ginugol kung ano yung longest chapter. Sana basahin niyo rin at napakaganda niya. So ito yung mga nakakuha ng tamang sagot. Daniel Coderias, Luis Anesesito, Ria Ross Amansek, Shane Laddaran, Aurora May Baguhin, Mitch Vlog, Jimuel Marte Vlogs. So kayo yung may chance na manalo. Pero di ba sabi ko sa inyo dati, hindi na natin i-spin the wheel. Kasi nga, kapag itinapat ko sa 1, yung pinaka-arrow niya, tapos in-spin natin, babalik siya parang 11, 12, parang ganun. So parang hindi siya valid or reliable. No, hindi siya accurate, I mean. So ang gagawin na lang natin ngayon ay bubunutin natin. So nag-effort ako, nilista ko yung mga pangalan nyo. So eto sila, tapos ilalagay natin dito sa pinaglagyan ng tissue. Sorry kasi yung mahiwagang, ano ba yun? Bunutan ko ay nandun sa school. So ito na lang tayong box ng tissue. So, una natin, para tayong bibingo, ano? Una natin ay si... Kita ba? Nakakahiyamang ipakita sa inyo ang sulat kamay ko, pero kailangan kong ipakita kasi wala kaming printer. Daniel Coderias. Ayan, napakas... Ayan, hindi makita masyado. Itiklop ko na siya. Effort na effort. Kasi meron pa akong scissors, oh. Next is... Luis Ann Necesito. Para ako napapabingo. No? Next. Ay, nasa na ba yun? Ria Ross Amansek. Hindi pa siya lumilinaw. Hindi. Sorry. Ayan, para makita nyo palang nilalagay ko talaga at paka. Next. Ang pati ng tenga ko. Shane Laddaran. Ang ginamit yung account niya sa papa niya, pero pinabuntutan naman niya na siya yun. So, eto. Hindi nababasa. Ay. Ganda ng sulat kamay ko, ano yung kailangan pang tumingig para mabasa mo. Shane Laddaran. Next. Aurora May Baguhin. Oh, ang ganda talaga ng sulat ko. I'm very proud of myself. Ang sabi nga ni Einstein, intelligent people have messier handwriting because we think fast. Yung isa na namang patalastas yan, bestie. Sino nang sunod? Next. Mitch Vlog. Ayan. Lastly, Jimuel Marte Vlogs. Oh, hindi talaga siya mabasa. Paano ba yun? Ayan. Eto na. Eto na ang inyong mga pangalan. Hindi ko na iisa-isa yung bunutin kasi inaantok na rin ako. Mag-e-edit pa ako. Ang gagawin ko ay yung una ko mabubunot siya na ang may maswerte yung load bukas ng umaga. Chan-chan-chan! Pwede naman akong gamit ng sound effect, diba? Pero ginawan ko na ng sound effect. Ayan, halo-halo, halo-halo. Oh, maano siya guys, oh, oh. Ayan, ito na, ready na. Walang daya to. Okay, ang nabunot ko ay si Luis Ann Necesito. Ayan, ikaw ang nanalo ng 30 pesos load sa tamang sagot mo na Psalms 119. So, congratulations, Lois. Bukas yung load mo. So, for tonight's trivia, besties, here it is.
So bago ko sabihin pala yung trivia, sasabihin ko sa inyo mechanics. So please, mag-comment muna ng about dun sa video, tungkol dun sa pagbunot natin kanina. And then, my answer is, okay? Para malinaw, kasi nai-off ni YouTube yung aking comment box kanina. Kasi parang may nag-comment ng mali. Hindi kasi pwede yung iisa lang na comment. Dagdagan nyo, hindi pwede yung basta one word. Please, okay? So ang trivia natin is, what did God create on the fourth day of creation? Ulitin ko, what did God create on the fourth day of creation? Okay, so minsan may narinig ako, what did God created on blah blah blah. So besties, gumamit tayo ng did, kaya dapat ang kasunod na verb noon is base form of the verb na grammar. Pasensya na, so maitama natin do, does, and did plus base form of the verb. So dapat ay what did God create on the fourth day of creation. So sa susunod siguro magandang trivia natin grammar para matuto tayo. Pero ito muna kasi napaka kailangan natin magbasa ng Bible. No, hindi lang basta Google, basahin natin, besties. That's all for tonight, besties. Thank you so much for tuning in to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please hit the subscribe button. May lalabas din na notification bell. Paki-hit din and then yung all niya para lahat ng videos ko ma-notify kayo kapag nag-upload ako ng mga bago videos. Kasi lahat naman ng videos ko ay may trivia. So, reminder ko lang sa inyo yung latest video ko bago ito ay may trivia. Please, panoorin niyo ng buo. Anyway, shoutout nga pala kay Giselle ni Esperanza. Ginagamit nung niya cellphone ng mama at papa niya. Tapos kiniplay yung video ko. Thank you so much. Napakalaking tulong nun sa akin. So watch hour ko. Parang nabanggit ko na siya kanina, di ba? Pero gusto ko lang ulit din ngayon. A shoutout din pala kay Gwen Ordonia Segundo. Hindi nang sagot. Hindi siya nagsagot. Wala tuloy chance na manalo. So susunod na lang, Gwen. Ikaw ang magsagot. Gawa ka ng YouTube account mo.